三万六千，对，八十多万。五十。Ayo, 21 pala, 21. 21? O sino? Yung people. Basa naman kayo. 21. Hindi mo nakatang naman si Abraham ay itinuri na Diyos lang ako, eh. Na matuwid dahil sa kanyang mga gawa na inandong niya sa dambana ang anak na si Isaac. Okay, games 21. Okay, by the way. Sa 24. Nung after ng Council of Jerusalem, sumulat na si Paul sa Galatians. Kasi diyan talaga yung text din ng Galatians dun sa turo ng mga Judaizer. So ikumpara po natin yung Galatians chapter 3 verse 6. 6. Galatians 3, 6. Galatians chapter 3 verse 6. Gaya nga ni Abraham na sumampalataya sa Diyos at ito'y ibinilang sa kanya na katuwiran. Oh, walang pinanggit si Paul na gawa, kundi pagsampalataya lang dahil doon binilang na katuwid si Abraham. Pero dito sa James, gumawa si Abraham. Yung gawa ni Abraham, yun daw yung naging dahilan, kaya tinuring na matuwid si Paul. Kasi sa historical setting, kaka-transition lang kasi sa loob, dito po papasok yung progressive revelation. From law, pre-resent ni Paul na tayo po ay na-save or itinuring na righteous through grace, through our faith. Clarification. So yung good works, wait na po. For clarification. Yung good works na tinutukoy, kung ang dami nang sumunod na sulat, Ephesians, di ba, mga Romans. Yung good works na tinutukoy, yun yung resulta ng iyong pagkaligtas through faith. Kaya mas lalong pinaklaro yung faith plus good works, eh. Kasi dun sa immediate transition, ang akala nila, ang biyaya matatamo mo through the works of the law. Hindi. Dito sa new covenant, yung good works, resulta na yun yung grace na binigay sa iyo ng Diyos. Clarification lang. Clarify ko lang, bro. Kasi ganito, I was for Luis. Ito. Yung mga ibig sabihin, by transition, yung James na naunang sinulat, you mean to say parang no-bearing na siya right after magsulat si Pablo? Ay, hindi naman no-bearing. Kung baga, mas linaro ni Paul yung kung ano ba yung ibig pa yung ating James. So there's something na para bang sila contrary or hindi naman? Reconciliary. Kasi pinapakita na dito na sa James, yung bunga ng yung pananampalataya, yung fruit of your faith. Na ikaw ay magpaproduce ng good works. Kaya nga sa Ephesians, sinabi, nasave ka muna through faith. Then after it, not of your works. Then after you are saved, yung Panginoong Diyos naglatag ng good works para yung lakaran. Okay, so hindi mo na effort yun. Yung effort na yun, galing yun sa Panginoong Diyos. Okay. Yun na po. Kaya akala mo po magkakontra, pero hindi siya magkakontra. Kung baga mas nilinaw ni Paul, kung ano ba yung ibig sabihin ng good works. Ngayon. Ano nga yung good works? Yung good works, yun yung resulta ng yung pagkaligtas. Yun yung bunga. Kasi, hindi ka naman naligtas to your own good works, eh. So, ano yung mga... Kasi, without Christ, yung good works, baliwala yan. Naligtas ka through faith in our Lord Jesus Christ. Yung mabuting gawa, in-account na yan ng Diyos. Ano na yan, hinihanda ng Diyos para sa'yo. Without faith, even you do good works, useless. Brother Jesus, may tanong lang ako dito sa ito, Matthew 25. Matthew 25 verse ito. 25 verse ito. Yung ano bang masasabi mo dito kung ito ba ay works or faith? Ako'y ang ginalaw. Ito, 25:38. At kailan ka namin nakita ang isang taga-ibang bayan at pinatuloy ka o hubad at pinaramtan ka? 39. At kailan ka namin nakita ang may sakit o nasa bilangguan at dinalaw ka namin? Anong tawag mo dito sa mga taong to na
Sila ay tawag dito, sila ay may kumbaga may nung sila 38, nakita ka namin kailan ka namin nakita ang isang takaibang bayan at pinatuloy ka uhubad at pinaraptan ka hanggang sa 39. Anong masabi mo doon sa mga tao? Ano yun? Faith or works? Yung ano yun? Yung mga itong mga itong talatan, bakit sila gumawa ng report? Hindi naman tungkol sa kaligtasan ang binabanggit dito eh. Hindi ba Christian ka? Basahin ko na kung hindi sa kaligtasan. Basahin ko. Sige. Okay. Sa 25 verse, sa dulo ng mga bansa. Ito. 33 muna. Verse 25-33. At ilalagay niya ang mga tupa sa kanyang kanan, datapot sa kaliwa ang mga kambing. Ngayon, sa 34, kung magkagay sasabihin ng hari sa nanga sa kanyang kanan, magsiparito kayo mga pinagpala ng aking ama. Manahin niyo ang kaharian nakahanda sa inyo buwan na itatag ang sanlibutan. Hindi ba ito kaligtasan? Ang tinutukoy din, ang hinahanap din yung Christian living. Separation niya. Christian living. Kasi tandaan natin, meron tayong justification sa sanctification by faith. Na-justify tayo, hinaringganap tayo through faith. Yung sanctification na yan, yun yung good works, resulta yan. So wala nang kinalaman din yung kaligtasan. Ang kinalaman, ang topic yan, Christian living. Ibig sabihin, kung bunga. Kung Christian living ito, sinabay walang kaligtasan. Yung itong ito sa atin. Hindi ka magbunga pagka ikaw ay sumumpalataya kay Kristo eh. Hindi nga nila alam na ito, hindi nila alam sa akin. Wala. Basahin ko yung hindi nila alam. Nasaan yung faith dyan? Eh, hindi ka nila alam eh. Walang faith eh. Hindi nila alam eh. Basahin mo kung may faith dyan. Nagay nga. Hindi, basahin mo kung may faith dyan. Wala nga kung nabasa mo. Wala. Hindi walang faith. Walang Christian living. Walang faith eh. Wala. Ibig sabihin pag wala kang Christian, pag wala kang faith, di wala kang kaligtasan? Ang Christian living, wala. Ang Christian living, itatanda natin. Eternal. Christ live in you. Di ba? Kaya yan, mag-produce yan ng good wala works. Wala. Ang good works na yan, ligtas ka na dyan. Hindi yan requirement for salvation. Ibig sabihin, pag yung pagka-paniwala mo, na pag ang tao walang faith, walang kaligtasan. Kahit siya ay gumawa ng mabuti. Wala talaga. Ano yung kasi fake yun sa ibig? You know, kung wala itong kaligtasan, bakit nakasabi niya? Bakit ibinilang? Ato? Bakit ibinilang? Magsiparito kayo mga pinagpala ng aking ama. Wala pala itong faith, pinagpala ng ama. Meron nung tinatawag, prior to faith, meron tinatawag na doctrine of election na tinatawag. Yan yung sinasabi sovereign election. Ano yan kahit walang faith? Yan yung outside okay, na ng gospel era. Outside the gospel era. Yan yung tinatawag na sovereign election. Marami yan. Ngayon? Merong divine election na tinatawag, in-elect ka para sumampalataya. Yung sovereign election naman na tinatawag, yung outside ng gospel era. Yun yung mga hindi nakaabot ng gospel pero sinig sila, in-account sila with our faith. Sovereign election. Para lang, okay lang. I-elect ka lang, wala namang pangalig. Okay. Sige. Oh, next. Ay, tanyo pala.